Napakadali po ang gumawa nito. Manim, lampo si Ngeriron. Ini ato manim, ini ato ko dili. To apa pa to? Ano, santa nga ni buong pamukuan. Maganda mo dako na. Mga viewers na mo ba kayo? Na, grabe naman yung family. Eh, namulig yan na. O niya, gisudlan pa yun ang dealer sa mga yuta. Baby Francis! Yes, baby! Hi, mga ka-love! Ako po pala si Ulysses, ang bayit niya kaya at pero diligan! Ako ni Francis, ang wapo pero diyo, so and we're the Family Love Team! At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to subscribe! So ngayon po mga ka-love, isa dito tayo ngayon sa dating fish pond po namin ni Francis, kung saan po nagsimula ang Franuli, kung saan po nagsimula. Alam ko po sa mga solid Franuli dyan, alam ko na miss nyo na po itong fish pond na to. Pero nga, sa mga nakaraang buwan-buwan pa talaga, di kami nakapag-vlog dito dahil nagka-problema po ang fish pond. At sa problema po sa fish pond, kami po ni Francis yung mga naipit, kumbaga. Nasabi ko na yan mga kalab, pero uulitin ko siya dahil nagka-problema nga dito mga kalab, no? Kasi sa mga nakaraang ano pa talaga, di ko na lang siya explain kung ano ba talaga yung mga ganito. At least, ang importante po mga kalab, natulungan kami ng mga taong karapat-dapat naman talaga, kasi deserve naman talaga namin na makabalik po dito sa dating fish pond, mga ka-love. Ayan. Pero ang gagawin natin ngayon, mga ka-love, no, ay mag-fish pond tour tayo. I-update po namin kayo kung ano po ang nangyari dito sa dating fish pond, mga ka-love. Kasi matagal na po na hindi tayo nakapag-update dito. Dahil kay Papa Carlo, mga ka-love, nilinisan talaga lahat po ito ni Papa Carlo noon at hanggang ngayon, mga ka-love. Talagang ang sarap talaga sa paningin po. Deserve po ni Papa na magkaroon po ng fish pond dahil siya po ay talagang sumusunod po talaga sa batas, mga ka-love, kung ano po ang nararapat. Kaya ngayon po, mga ka-love, ay abangan nyo po, mga ka-love, dahil mag-fish pond tour tayo dito sa dating fish pond dahil na-miss nyo na ito. So ayan, mga ka-love, unang-una sa lahat at hindi sa huli at hindi sa gitna. So ngayon po, kung napapansin nyo po, mga ka-love, sa bandang part na to, ay, ayan po, dito po nilagay po yung ating bambulay. So sa mga nakakaalala po ng ating bambulay, so ang bambulay po ay gawa po yan sa isang bamboo, tapos ginawa pong tulay, kaya bambulay. So ako lang po yung nakaisip nun, mga ka-love. Yun lang yung ikinumbayan ko siya, mga ka-love. Ayan, sa bandang dito, mga ka-love, dito namin nilagay noon yung bambulay dyan. Tapos ito po yung pamerta, mga ka-love. Charan! So, ito po yung pamerta. Bali, yung pamerta, mga ka-love, kailangan talaga pag sa fish pond, hindi dapat yan mawala. Dahil dyan po papasok, palabas po ang tubig kapag nag-high tide at nag-low tide, at kapag nag-harvest, syempre dyan din po ilalabas at ipapasok kung ano ang mga kaganapan kapag nag-harvest. Ayan. At ang pamerta na yan, mga ka-love, ito sobrang tagal na po. At yun po, dahil po, dahil sa pag-aalaga po ni Papa Carlo sa fish pond, eh talagang syempre, nananatili talagang buhay talaga ang dating fish pond po kung saan kami nagsimula ni Francis. At kung napansin nyo, mga ka-love, may bahay dyan, mga ka-love. So syempre, pasok tayo dito para mas ma-explain namin ng mas maayos, mga ka-love. So kung nakikita nyo, mga ka-love, na may bangka dito, ito yung bangka nila sa aking kuya, mga ka-love, na bininta nila kay La Mama. So nakahalaga lang 500 para makatulong din sila. So ito yung bangka ay malaking tulong na din to sa fish pond, kasi ito yung paglalagyan ng mga kopra sa kaya mga niyog.
ito yung pagkakarga namin. Kung nakikita nyo makalab na may bahay nito, ay ito po yung bahay namin noong baguhan pa lang kami makalab nagbablog. Makalab ito yung bahay namin noon. At saka sinira na din kasi medyo magabok na. Oo, kasi tapos kapag nag-high tide makalab, pag mas lalong high tide, pumapasok yung tubig dito, mas tumataas po yung lupa. Yes. So, parang yung sahig po ng bahay kubo namin noon ay maabutan medyo na, naabutan na siya. Tapos yung lupa makalab is naano na po siya sa sahig. At ito na po yung nangyari makalab. Yung mga atok niya medyo sira-sira na. Oo, ayan na, butas na agad oh. Oo, yun yun. Tapos ayan na po, sinira na po dyan mga kalab. So ito na nga yung itsura sa bahay natin noon. Wala nang dingding, saka yung bubong lang natira. Pero okay naman to kasi pag mag-umuulan-ulan talaga, hindi tayo mababasa kasi may mga bangko pa. At ito yung, ito si mama. Ay, kalab. Ito na po sila. Kaya po siya sinira dahil ginawa po nila mama po ng bago dahil yun nga nag-high tide po siya ng bunga. So ito na po yung bahay po nila mama makalab at sila papa lang po ang gumawa nito. Pasok po kay makalab. Ayan, meron silang mini veranda. Napaka-fresh po ng hangin makalab. At ito po yung kanilang door to door and back to back makalab na door. Ayan. Ingkod makagiti. At ito po yung mini biranda po ni mama na pangalawa. Meron doon sa banda, meron din po dito mga kalab. At tignan niyo po ang tanawin po, ang ganda po. Ayan. So ayan mga kalab, ito po yung itsura po kapag andito tayo sa taas. Grabe, sobrang hangin mga kalab. Diba sabi namin sa inyo, meron kaming bahay doon mga kalab, pero mas masarap din po talaga tumira sa fish pad mga kalab kasi malayo sa toxic po ng mga tao, tapos wala mga marites, ganun. Napaka-fresh po talaga ng fish pad. At tignan nyo po mga kalab doon, mahangin. Ayan, ganyan. Iyan po yung tsura sa fish pad nila. Fish pad nila papa. Ganyan kalinaw yung at ganyan ka linaw ang paligid. May interview lang kami, kunti lang ka papa, so... Kamusta man ng yung pagpapispan dito pa? Bisaya ra. Ang pagpapispan, diligin basta-basta. Isod kayo kung wala kayo kwarta. Kaya inailamig. Tikad sa yuta sa gobyerno. Amugi, may mayan. Aron na malay ka na mo. Na klaro sa kanang video. Natami, nagtikad ni sa yuta sa gobyerno. Among gidaykan. Wala sila Francis nagka-vlog sa una kay nakaproblema po lagi ni sa una nga tinayuta nga sa gobyerno man lagi ni balik sa amo kay gihatag man sa gobyerno kay kami magid ang walang wala nga mahirap kayo nga among pagpinabuhi diri. So hindi na lang namin i-explain makalab, ang importante na okay na po talaga. Kasi makalab, ayaw namin ng issue talaga makalab kasi hindi namin nasanay na may mga issue po talaga kami. Ang halaga makalab ay okay na din sila papa dito at saka okay na din, peaceful na din yung pag-fish panel dito at saka ngayon, ito na ang itsura ngayon sa fish pan kaya nandito kami, itutour po kayo namin sa fish pan na kung ano po yung nagbago talaga. Noon talaga makalab ang yung fish pan, itong fish pan talaga makalab ay kung nakikita nyo sa noon, madami talaga yung mga damo. Ang lumagpas pa dito, hanggang ganyan kahaba po yung mga damo. So ngayon, wala na kayo makikita na madamo na mas malak, mataas pa. Dahil po yan kay Papa makalab, si Papa po talaga yung nagsipag talaga makalab para maahon po talaga niya yung kahirapan namin makalab. At simple makalab, hindi din natin malimutan yung ating pamilya kasi siguro kung wala sila, wala din siguro tayo no, sa mga suporta natin dyan. Kung may tutulong kami makalab, ay handa kami tumutulong sa aming mga pamilya namin makalab. Mga kalab, nag-ugba na po kong balik pag-utro, magtanom na po ng mga lube, magdayak sa pispan. Grabe, kaysa kini akong anak si Francis, sila Yuli, nakasaksi gini. Grabe kay ka kasagbutan, mga kakahuyan, pag-antos na mudre, pagpananom sa mga lubi. So, ayan mga kalab, ito po, napansin nyo mga kalab, meron po siyang pilapil na nagawa. So, si Papa po ang gumawa niyan mga kalab. Ayan, so, o diba, siguro mga kalab, no, ang gobyerno po, kapag nakakita nito kung ganito na pala yung fish pond, talagang magaganahan talaga. Kaya, pinahintuloton pa talaga si Papa Carlo na siya pa din talaga yung mag-alaga dito sa fish pond. Dahil nakikita naman nyo po or natin mga kalab kung paano nyo po inalagaan mga kalab. So bali ang ginawa po mga kalab no ay
Nilagyan po dyan ng pilapil, mga kalab, para syempre mas madali lang pong pumunta dito, mga kalab, ayan, papunta sa bahay. Kasi andyan lang po yung bahay nila, mga kalab. Ayan lang. Tapos ayan yung kamerta doon. Diba? Tapos dito, mga kalab, meron pong pilapil na ginawa po sila Francis doon, mga kalab. Tignan nyo po. Ayan. Na may mga pilapil, mga kalab. Oh, diba? Patungo doon, oh. Papunta doon, mga kalab, tapos doon pa. So, sila mga kakapatid po ang nagtutulungan niyan, mga kalab. So, iba po sila, mga kalab, na magkakapatid dahil nagtutulungan sila, mga kalab, sa hirap at ginhawa. Yun po. So, ngayon sa gilid naman, mga kalab, ito na po ngayon ang itsura. Ayan na po, napakalinis talaga at ayan, madami po talaga matinanim. Ayan, ito na po yung itsura po, diba? Tignan nyo, napakalawak. Ito na po yung ano, mga kalab. Medyo wala masyadong mga nadamo talaga at meron akong ano dyan, mga kalab. Alam nyo ba nung nakaraang ano, mga kalab, nalinisan po dyan nila Papa yan. Ayan, may picture po na talagang nag-ano talaga si Papa dyan. Naglinis. O, diba? Kung naalala nyo, mga kalab, ano ang sabad ng dyan, B? Yung mga tinanin natin mga garden, yung mga kiwari, mga tanglad, tsaka yung mga gulayin na mga ganas, diba? Diyan kami nagtanim. Ito, buhay na buhay pa ito. Kita mismo naglagay nito, mga kamunggay. Ikaw di ay? Sa own vlog. Siya. Kita bi sa vlog na abe yan yung kamunggay yan eh. Ay mo? Naglagay kami diyan ng mga tanglad, pero ngayon nawala na mga kalab. Ayan, dito tayo binu. Hala, oh my God. Kung naalala nyo, mga kalab, yung una natin inalim ni Papa ng mga niyog, ito na pong itsura ngayon, oh. Yan, namusaw na po. Dari, patuloy. Malapit na talaga yan, bumunga yan po. Ayan. Ayan po, oh, ayan. Ayan, oh, ayan. Ayan po yung ibig sabihin ko na namusaw na. Ito, ito. Ito, yung ibig sabihin ko yung namusaw na. At ito po ang papuntang labas. Doon po. Ito naman yung papuntang Sagingan, mga kalab, mga Nyugan. At sa bandang part dyan, mga kalab, oh, yan po yung fish pond. At ito po yung pinakamay na fish pond po natin noon. Oh, diba? Wala, tignan nyo, mga kalab, oh, may tilapia. Ayan. Alam nyo ba po, ang mga tilapiyang yan po, hindi po yung nilagay po nila mama dito. So, kusa lang pumasok yan kapag high tide po yung ilog, tapos medyo low tide ang fish pond. So, pinapasokan nila ng tubig dito. So, syempre yung mga similyang sumasabay po yung mga tilapia. Kaya ayan po ang nangyari. Kung nakikita nyo po, mga kalab, sa pag-harvest po natin doon, may nakikita tayong mga tilapia doon. So, yun po, hindi po nilagay po nila mama. So, kusa lang pumapasok lang. Ayan. Oh, diba, mga tilapia po yan. So, sa bandang dito, mga kalab, ayun po yung bahay nila, Mama Bibi. Oh, ayan. Ayan si Mama Bibi naglalaba. So, ngayon po, ay nandito na po tayo sa harap ng fish pond po nila, Papa. Ito na po ngayon ang itsura. Tiring! So, ayan, mga kalab, no, naman na napakadami po talaga mga tinanim dito ng mga saging saka mga niyog. Ayan. Ayan po itsura ngayon, no. Ganyan kadami po yung mga bunga po dito sa mga niyog at saka yung mga saging po dito ay medyo yung iba ay namumunga na, tapos yung iba hindi pa namunga. Hala, at napansin mo, Bi, yung mga langka dyan, oh. Hala, nawala na lang, Bi. Saman? Grabe na eh. Nangawa na dahil yun. Ayan, dyan kami kumukuha po ng langka noon, mga kalab, kapag wala kaming pangulam. Ayan yung langka. O, oh, diba? Ang ganda lang dito, mga kalab. Madami po talaga mga tinanim po si mama ng mga sili. Ayan po. Ayan po, kung gusto kumakain ng sili, parang ganito. Tapos may mga tanglad din dito, mga kalab. Yes, sobrang dami na mga tanglad dito. Ang ako sa iyo, ipaglalaban ko. So ayan, mga kalab, madami po mga kasagingan po dito sila, Papa, mga kalab. Kasi nga, diba, inuulit ko talaga sa inyo, napaka-active po talaga ni Papa dito, mga kalab. Kasi alam nyo, yun nga yung bili nila sa gobyerno na ito, ibigay ko sa inyo yung lupa. Kaya kayo na ang bahala mag-renovate, magpaganda, palaguin yung mga dapat palaguin para makabenta kayo ng dapat ibenta. Kaya ito na, mga kalab. Kaya napakasipag nila kasi mapagkakatiwalaan ang pamilya ni Francis. Kung may nakikita nyo, mga kalab, na fish pan na maliit, ito po yung fish pan natin, no, na mga kalab, na linagyan natin na sugpo at saka crab saka at bangus. Yung nahuli natin na bangus ay tatlo lang. So ito po yun. So marami po tayong mga memories po dito sa fish pond talaga. Ayan po. Ganyan na po ka, ano, ganyan kalinis talaga. Ayan. Yan yung patining.
So ayun po yung fish pad na sa harap lang. Oh, ayan, may mga niyog. Ayan. At ito po mga kalav, tingnan po, may mga bayabas. Grabe, naubos talaga yung bayabas, be. Wala nang bunga. Wala nang bunga. Grabe naman jud. Grabe naman jud nga tilok. Ayan. So, ayan mga kalav, i-reveal ko po sa inyo. Kung napansin niyo po, yung nag-challenge po tayo sa 24 hours a day sa kubo, tata, yun. So, dito kami mga kalab, i-reveal na sa inyo kasi alapit ka dito, be. Kasi ginawa lang namin yun mga kalab. Sinabi lang namin na sa ibang ano, dahil yun nga, diba, medyo nagka-problema sa fish pond. Mahirap siyang i-explain kasi baka madulas yung dila namin. Baka magkaroon ng issue, diba? So, ito na lang. So, dito kami nag-vlog po ni Francis noong, yun nga, nagbahay kubo kami challenge. Nung nanulutay ng Kuya Mas ulam. Tapos, ito yung bahay po nila, Curlia. Maganda pa nga yung bahay nila, makalab, kasi sa amin doon. Kasi napakasyala, makalab po. Tapos, ang lamig pa. Nung nagbuntis na din po si Leia, so, dito sila tumira. So, kung ano yung ginawa ko noon, na mag-ano ng mga tulia, yun din yung ginawa niya, makalab. Silig. Tapos nag-ano kami ng silig mga kalab noon, yun din po yung ginawa nila. Basta lahat po ng ginawa ko mga kalab, ano po, dun po. Yun nga lang, yung napabilib lang ako kay Leah na hindi ko magagawa o hindi ko magaya mga kalab is yung buntis siya. Pero nakaya niya na nandito sa ano, kasi kapag medyo masakit yung chan niya mga kalab, pumupunta pa sila agad doon sa baryo para magkaano. Pero ako mga kalab, buntis ako mga kalab, pero wala namang gumagalaw mga kalab, no? Kaya yun yung mas nakakamangha kay Leah, kasi nakaya niya yung buhay fish pan. Kasi kung ako mga kalab, gustuhin ko lang talaga na magreklamo ako, magreklamo ako mga kalab. Uy, kasi diba, meron namang magandang buhay doon sa labas, pero bakit adito ko sa fish pan? Dahil sa ngalan ng pagmamahalan. Yun mga kalab, importante. Kapag natamaan ka ng pagmamahal, Diyos ko, dahil baliwala na yung mga hirap-hirap na yan, baliwala na yung mga ganun. Kasi kung mahal mo yung tao tapos puro ka reklamo, yun yung napakitang tao lang yung pagmamahalan mo sa isang tao. Kaya ito po yung kanilang kubo. Pero bago naman po kami nag ano dito mga kalab, ay nanghingi naman po kami ng pahintulot po sa Curlia na pwede ba kaming mag-vlog dyan. At dito mga kalab, o tignan nyo, may mga agri mga kalab. Agri. I-share ko pa lang din sa inyo mga kalab. Naging ambassadress pala ako way back 2022 sa agriculture mga kalab. Dahil po sa pagfi-fishpan po namin dito na ano po, kinuha po akong ambassador of agriculture 2022. Kaya maraming salamat po sa support nyo mga kalab. Ito po may mga agri. Alam mo man ibinu? Wala nang bunga. Ha? Wala bunga. Wala nang bunga. Grabe, ubus talaga. Ubus na ubus talaga mga kalab. Ayan. Tapos dito pa din, meron din pong mga biyasong. Pero alam niyo mga kalab, nakakatakot ang ano dito mga kalab. Kasi kapag gumaganon ka ng mga kalab, ay may nakikita ka ng mga ahas dyan. Hindi mo lang malayan. Ha? Hindi mo malayan. Oo, hindi mo na namamalayan mga kalab. May mga ahas pala. Kasi iba yung, ano dito, nag-iiba ng kulay. Nag-kulay green? Oo. Ito o, meron ano dito. Biyasong. Para sa kinilaw. Biyasong para sa kinilaw. Hindi ko alam kung ano ba ang ano dyan mga kalab. Basta biyasong. So, nung andito pa kami sa dating fish pan mga kalab, kami po ay ito po yung dating fish pan namin, dyan po. O, dyan kami naglagay. Tapos, dito naman po sa banda, ito po sila Mama Bibi naglagay po ng mga alaga nila. Sa bandang dito po sa part na to, hindi namin siya masyadong binavlog. Ayun po yung bahay nila Mama, o, nasa gilid. Ayan. So ayun mga kalab, ngayon lang po ako nakabalik dito po sa dating fish pond. At alam nyo, sa bandang dito po sa side, ayun po yung bahay po nila Mama Bibi, kaharap lang po. So ayun mga kalab, naalala ko lang talaga dati mga kalab, nung wala pa akong alam sa fish pond po talaga. Nung first time ko po dito sa fish pond, nilaban ko talaga. Alam nyo yung, ano yung ginawa ko? Nagpabilib talaga ako sa pamilya ni Francis. Yes. Kasi nakakahiya mga kalab kapag sitting pretty ka lang, tapos sila, is talaga nagtatrabaho talaga sila. So ako na hindi sanay, syempre sinanay ko talaga yung sarili ko. Nung pag-apak ng puti ko mga kalab, grabe talagang nagpa-feeling talaga ako na alam yes. Na alam ko talaga. Yes, totoo po talaga yan mga kalab. Nung walang-wala pa talaga kami, umabot sa point talaga na walang-wala kami at saka walang-wala na din kami makakain. Saka madami namang bumibili ng matulya. Saka nag-iisipan namin nga manguha kami ng tulya. Okay, yeah. Tapos ibibinta namin. Sinama namin to siya. Tapos kaming dalawa talaga
na ano, nangunguha ng tulya para makaibinta at para makabili ng bigas. Po talaga ako ka-supportive talaga. Ganyan po talaga ka-supportive talaga ng aking baby Makalab. Walang arte-arte talaga, basta about sa mga fish pan talaga dapat. Apakan mo kung saan kong apakan. Maraming salamat talaga kay Lord kasi ano, na nabigyan talaga ako ni Lord ng mabait na jowa at saka thanks God na wala po talaga ako narinig na nahihirapan talaga o nahihirapan ako dahil po yan sa mga wala tayong kinakain. Wala po ako narinig yan. Thanks God. Maraming salamat sa aking baby talaga Makalab na nandyan siya na sumabay talaga sa walang-wala kami hanggang ngayon. Kami pa rin Makalab at yun talaga. Oo, wala naman akong dapat ireklamo Makalab kasi mahal ko talaga si Francis. Oh. Yes, kung mahal mo yung isang tao, dapat gagawin mo lahat para mabuhay kayong dalawa. At isa din po Makalab, kaya po wala akong reklamo na ganyan or nag-ano sa vlog kasi na ito ganyan. Kasi Makalab, pinaprove ko din sa mama ko Makalab na kaya ko din po na mag-ano kasi alam niyo po ako, palagala ako noon, pasaway ako noon Makalab. Pero okay lang yun kasi di naman ako umiinom Makalab. Gumagala ako kitsan at least hindi ako umiinom, hindi ako palalasing. Nung andito na ako sa fishon Makalab, dito ko na din alam kung paano pala ang magsikap sa sarili. Kaya nag-ano talaga kami ni Francis, hindi talaga kami nag-ano sa pamilya, sa magulang namin na ito. Doon tayo tumira ila mama, sa mga pamilya namin. Dahil gusto namin na makita din talaga na kahit ganito yung relasyon namin, kaya namin Makalab. Nagsikap din kami. Oo. No need to explain Makalab kasi nakikita nyo naman po yan Makalab. Ang importante Makalab, ako alam ko sa sarili ko na wala akong ano Makalab inaapakan na tao kasi super supportive ko na pagkatao Makalab sa lahat po ng bagay. Yes. Basta kung meron lang kami Makalab, nagbibigay kami. Pero kung wala, wala talaga. Yes, totoo po yan. Kaya ayun, nagpasalamat talaga ako Makalab na nakabalik na kami dito sa dating fish pan. Yes, huwag kayong mag-alala Makalab, habang nandito na kami sa fish pan ay handa kami magpapasaya sa inyo Makalab. Kasi itong fish pan talaga Makalab, madami pa kayong hindi po ninyo nakikita Makalab. So sa ibang vlog naman, yan makikita ninyo Makalab. Hindi mo na ngayon, ang iyong makikita ninyo ngayon Makalab kung ano na nagbago at ngayon first time na kami nakabalik dito, na-explain namin din sa inyo Makalab no. Pero huwag kayong maglala kasi umabot din tayo sa point niyan.